Good morning, Mrs. Vasquez. Good morning. Kasama ka sa basa ka ng pawis. Sandali, baka ka, mapupulmonya ka. Kailangan punasan muna yan. Ako, oo. Ay. Hi, baby! Hello! Ay, naku. Oo. Good girl ka ba? Habang wala si mommy? Na-miss mo ko? Kiss mo ko, kiss mo. Oh, Diyos ko! Eh, napapagod ako. Humihingal ako dyan sa batang yan. Wala kaming ginawa kundi magtaguan, tsaka maghabulan. Ang kulit mo! Pero, enjoy naman tayo, di ba? Ha? Ha? Naku! Okay, kidaddy naman, kidaddy naman. Come. Mama! Ikaw talaga, favorite mong mommy mo, no? Pakis nga. Ito na. Alas, mama. Grabe naman. Ang laro tayong dalawa, no? Gusto mo laro eh. Hello! Daddy! Anak? Ano? Magiging ate na ba si Jenna? Nako! Ito talagang lolo mo, ano? Gusto ko agad bigyan ng kapatid. Mahal-mahal ang tuition fee. Mahal-mahal ang tuition fee eh. Halika, play na lang tayo sa taas. Akit lang po kami, ha? Sige. Ano, Wally? Kamusta si Rodora? Wala naman ba siya nababanggit tungkol kay Angela? Wala naman, sir. Mukhang okay na siya. Kayang-kaya mo na, Angela. Kahit pala walang assistance, kaya mo nang tumayo. Kaya mo na rin umupo. So, kailangan na lang nating pumunta sa ospital para dun sa mga follow-up check-ups mo. Tapos tingnan na rin natin sa X-ray kung lahat ng fractures mo magaling na. But it seems you're doing well. Kailangan na lang nating i-confirm, ha? I'm so proud of you, Angela. Sa recovery mo. Thank you, Doc. Ano pala itong nababalitaan kung ito daw hindi pa nakaka-recover? Hindi mo pa rin ba sinasagot si Nico? Hindi pa kasi ako ready, Doc. Alam mo, Angela, parang lang yan yung unang hakbang mo simula nung naratay ka ng matagal. Hindi mo alam kung kakayanin mo. Natatakot ka na baka magsaka at masaktan ka. Pero paano mo malalaman kung hindi mo naman susubukan? Baby, sleep na tayo. Ayaw mo pa? Bakit hindi pa natutulog yan? Ewan ko ba, kanina ko pa nga ito pinipilit matulog eh. Kinakantahan ko pa kanina ng ati ko pong sing-sing, ayaw talaga. Pero alam mo ba, mga bata pa kami ni ate, yun yung paborito namin pang patulog. Naiisip po na naman si Angela. Hindi ko maiwasan eh. Simula nung pagkatapos ng kasal, hindi na siya talaga maalis sa isip ko. Siguro dahil nagigilty ako. Rodora, napag-usapan na natin yan, di ba? Wala kang dapat ikagilty.
alam ko naman yun. Yun nga yung parati kong iniisip eh. Pero... hindi ko alam kung bakit... hindi talaga maalis sa isip ko. Joaquin, pwede ko kayang makausap ulit si Dr. Ferds? Gusto mong kumonsulta? Ayos lang ba? Natatakot kasi akong sabihin sa inyo kasi baka isipin nyo nababaliw na ako o kaya bumalik na naman yung sakit ko. Dora, hindi ko inisip yan. Pero kung yan yung magpapagaan ng loob mo, samahan pa kita. Salamat. Wow! Saan galing to? Pina-deliver ko kanina. Nagustuhan mo ba? Oo, ang ganda. Para sa yan. Napansin ko kasi lagi ka nag-iisip dito sa labas. At least ngayon, meron ka na matatambayan. Pero sana makatabi kita dyan balang araw. Hindi lang bilang kaibigan, kundi partner mo sa lahat. Siguro tama nga si Dr. Naomi. Paano ko malalaman na handa na ako kung hindi ko susubukan? Alam mo, sa totoo lang, gustong-gusto ko na maging masaya. Gustong-gusto ko na magmahal pa uli. Pagpasensyahan mo na ako kung hindi ko kaya agad magtiwala. Pero... sasubukan ko. Ibig sabihin ba, tinatanggap mo na ako bilang boyfriend? Parang hindi ko yata kaya to. Wala kang dapat katakot. Kung kasama mo ako, magkasama tayo. Sandy! Yun, Insan. Ano ba yung nais mong pag-usapan? Sa loob. Thanks for coming, bro. No problem. May tanong lang ako to kay Rodora. Posible bang bumalik yung mga alters niya? Bakit? Nagbabago na naman ba yung pagkatao niya? Hindi naman.
Pero madalas siyang naiisip si Angela. Di ba pwede mag-trigger ng stress yun? Gusto ko lang malaman kung magkakasakit siya ulit. Well, you know, Joaquin, it's really possible. But there should be a certain stressor to trigger those alters. And nangyayari lang yun sa mga pasyente who get weaker through time. And I don't think Rodora's that kind of patient. I mean, she seems happy in life, sa mga nangyayari sa buhay niya. Pero ako lang yun, ha? Hindi ko naman siya nakakasama kada segundo. Bakit, Joaquin, may problema ba kayo? Kami? Wala, wala. Okay kami. Siguro, kailangan ko siyang dalhin kay Doc Fred. Well, it's your call. If you feel that you have to go, prevention and early intervention is always a good option. Salamat, bro. Aalis kayo? Bakit kayo pabigla-bigla? Paano yung mga plano natin? Ha? Tuloy pa rin naman ang mga plano natin eh. Planchado na ang lahat. Yung proposal for partnership, nabasa rin ni Sita, pinabasa na rin sa lawyer niya. Kuya, sabay natin pinlano to. Tapos iiwan mo ako sa Erin ng ganun lang? Labo mo eh! Siyempre hindi, Ryan. Sandali lang ako. A year less. Ayaw mo naman solo ko si Angela. Pagbalik namin, asan na kami? Kung nalulungkot ka pa rin dahil kay Angela, I think it's perfectly normal. Kapatid mo naman yun eh. Dok, parang nakikita ko po kasi siya eh. Mga ilang beses ba to? Isang beses lang, ho. Bukod doon, may pagbabago ba sa ugali ni Rodora? Wala naman. Rodora, may mga nakakalimutan ka ba recently? Wala naman po. Lagi naman kayo magkasama, di ba? Oo. Oh. Well, if that's the case, I don't see any reason para mangamba tayo. Alam naman natin ang sintomas ng DID ay ang pagkakaroon ng ibang ugali o identity na malayong-malayo sa totoong ugali ni Rodora. Pero sabi niyo naman, hindi ito nangyayari. At ang isang sintomas ay yung pagiging makakalimutin. At sabi niyo din naman, hindi ito nangyayari. Eh, I don't see any reason para mangamba tayo. You're perfectly fine, Rodora. Congratulations, Angela. Cleared ka na talaga. Makaka-uwi ka na talaga. Congrats. And pwede ba kitang imbitahan sa first ever date natin as a couple? Ah, sige ba. This year muna ako, ah. Susunod na ako sa'yo. Sige. So, okay ka na? Hindi ka na ba nag-aalala? Okay na ako. Mabuti nga sinamahan mo ko, eh. Alam mo, kinabahan talaga ako. Buti na lang sinabi ni Dr. Ferds na wala talaga akong sakit. Naisip ko talaga, baka mamaya bumalik na naman yung sakit ko eh. Ay, yung panyo ko, nakalimutan ko doon. Sandali, kukunin ko lang ha. Teka, ayan, nagiging makalimutin ka na. Para makabalik ka. Sira, ano ka ba? Ay, kukunin ko lang doon. Sige, nasa kotse na ako maghihintay. Sige, sige, sige. Joaquin, anong ginagawa mo dito? Nico, kasama ko si Rodore. Nico! Nico! Ate, ikaw nga. Kapal din naman ang mukha mong tawagin pa akong ate pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin. Ate... Ate, patawarin mo ako sa lahat ng mga ginawa ko sa iyo. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Nagawa ko lang yun kasi may sakit ako. Huwag mo nga akong utu-utuin. Dahil hindi mo na ako maluloko. Dahil ikaw, napakasinungal mo, napakawalang hiya mo. Ate, nagsasabi ako ng totoo.
Sinasabi ko sa iyo yung totoo. May sakit talaga ako. May DID ako, ate. Maniwala ka naman sa akin, oh. Meron pa akong isang katauhan na lumalabas si Roxanne. Siya yung masama. Siya yung gumagawa ng masama sa'yo. Hindi ako yun. Kung gusto mo, sasama kita kay Dr. Ferds. Nandiyan lang yung clinic niya. Sasama kita ngayon para mapatunayan sa'yo na wala talaga akong ginagawa at para mapatunayan ko sa'yo na may sakit ako, ate. Ate, siya ginali ko na sa bakit. Bitawan mo ako! Hindi mo alam kung gaano kita kinamumuhian? Na ikaw, traidor ka! Traidor, sinungaling, kriminal! Ikaw ang pinaka-demonyong taong nakilala ko! Pwede, huwag mo naman sabihin sa akin yun, oh. Bakit? Hindi ka naniniwala? Hindi ka naniniwala sa totoo? O baka pati sarili mo inuupo mo? Ate... Ate, tama na, oh. Ate, tama mo. Ate... Ate, tama na. Tama mo. Oh! Tama na, ate. Ang dahil sa kasalanan, hindi ko namang ginawa. Tumot mo. Dati, pati sinawakin! Ay, ito, walang hiya! Dora. Dahil hindi na ako magpapaloko sa'yo. Dahil hindi na ako magtitiwala sa'yo at hindi na talaga ako maniniwala sa'yo dahil ikaw ang sinungaling ka! Napakasinungaling mo. Ginawa mo ang lahat. Ginawa mong lahat sa akin. Pinaikot mo ang lahat para madiin ako at para ako ang pagdusahin. Kinuha mong lahat-lahat sa akin, mga agaw ka. Ha? Nakita mo tong markang ko, ha? Ito ang marka ng lahat ang pinaggagawa mo sa akin. Pagkatapos ako nun, pinabayaan niyo ako sa bangin, pinabayaan niyo ako nun! Ikaw ahas ka, ikaw! Pinaka-traidor, sinungaling! Napakamalas ko talaga naging kapatid kita! Napakamalas ko! Kulang pa kasi yan sa lahat na bang ginawa mo sa akin! Kulang pa yan! Umuwi na tayo! Kulang pa! Tama na! Aray! Angela! Boy ka! Isa ka pa! Sama-sama kayo mga walang kwenta! Fedora! Fedora! Nakita? Bakit ngayon ko pa sila nakita? Kung kailan ko na sila ayaw makita at ano ko na sa'yo isipin? Bakit ngayon pa? Ano ba nangyari? Ayun, nagsasorry siya sa akin. Nagsasorry siya, sinasabi niya sa akin na may sakit siya sa utak. Hindi ko lang talaga maintindihan Kung bakit kailangan niyang humingi ng tawad sa kabila ng pagsisinungaling niya sa akin? Sinasabi lang niya yun para mapatawad mo siya sa mga kasalanan na gawa niya sa'yo. Napakawalang hiya talaga ng babae. At saka pinangangatawanan niya lahat ng mga kasinungilingan niya. Kaya mabuti pa, ayusin na natin ang mga papeles natin para makaalis tayo dito, lalo na ngayon na alam nila ng buhay ka. Malis na nga tayo agad. Ayaw ko na silang makita uli. Anak, sigurado ka bang kapatid mo yun? Di ba dati sinabi mo, akala mo rin nakita mo siya sa simbahan? Nakita ko po, si Angela po talaga. At kasama niya si Nico. Buhay si Angela? Aba, eh bakit hindi man siya umuwi dito o magpakita man lang sa inyo? Ano bang nangyayari dun sa batang yun? Galit na galit po siya sa akin eh. Sa lahat po nung ginawa ko, sinubukan ko po humingi ng tawad sa kanya, pero
Pero sabi niya po sa akin, hindi niya na daw po ako mapapatawad eh. Natatakot lang po ko kasi baka madamay po kayo, Mami. Baka po, yun din po yung dahilan kaya ayaw niya po umuwi dito. Rodora, tama na yan. Anak, kung buhay nga talaga si Angela, kinakailangan makuha natin siya sa hayop na nikong yun. Kasi kung may problema naman, dapat pag-usapan natin bilang isang pamilya. Hindi yung ganyan, bigla na lang niya tayong tatalikuran. Buhin, hindi ba kliyente ninyo si Nico? Edi kumpleto kayo ng profile tungkol sa kanya. Sinasabi ko na nga ba eh. Sasabi tayo sa Angela na yun. Kaya tingnan mo tunggol ang pinasok mo. Ngayong alam na lang lahat na buhay sa Angela, magkakandile-diletso yung mga plano natin. Walang mabubuhok sa mga plano natin. Planado na ang mga plano natin eh. Kaya mahirap paniniwalaan yung mga sinasabi mo eh. Simula nung pumasok sa buhay natin si Angela, nagbago ang lahat, pati yung mga plano natin nalihis na rin. Nakalimutan mo na bang gumante? Dahil sa masaya ka na kay Angela? O nakalimutan mo na rin na bumawi para kay na Papa? Baliwala ba sa'yo lahat ng mga paghihirap nila noon, ah? Hindi totoo yung sinasabi mo, Ryan! Hindi ko nakakalimutan ang mga plano natin! Hindi ko nakakalimutan si Papa! Kaya huwag mo kinakakusahan! Pinapangako ko sa'yo, makakabawi tayo sa mga Vasquez! Tuloy yung mga plano natin! Ryan, hindi kita pinabayaan. Kaya hindi ko kailangan niyang galing sa'yo. Ang kailangan ko, suporta mo. Hindi panunumbat. Angela! Anong ginagawa niya dito? Alam namin nandiyan sa loob si Angela. Nakikiusap kami kung pwede papasukin mo kami. Gusto lang namin sana makausap si Angela. Wala siya dito. Sinungaling ka? Nakita kanino ba kina Trodora nakasama ni Angela? Bakit mo tinatago ang anak namin? Palabasin niyo siya! Palabasin niyo ang anak namin! Teka, ayoko nang away sa harap ng bahay ko. Wala nga dito si Angela eh. Kung wala dito si ate, nasan siya? Kitang-kita ko nakasama niyo siya eh. Sabihin niyo na sa amin kung nasan ang ate. Bakit niyo pa inaalam? Di ba pinabayaan niyo siya? Wala na kayong pakialam sa kanya. Hindi kami aalis dito hanggat hindi mo siya nilalabas, Nico. Nasaan ang anak namin? Angela! Angela, anak! Angela! 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 Ayan na. Ayan na siya. Angela! Ayan na. Rani mo kami! Diyos ko! Si ate! Si ate! Angela! Diyos ko! Buhay ka! Angela! 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 Anak! Pwedeng umalis na kayo at huwag na kayong manggulo pa. Bakit? Bakit mo kami pinapaalis? Hindi ka ba masaya na makita kami? Kasi kami tuwang-tuwa na nabuhay ka. Hindi namin inaakala na posible to. Anak! Talaga? Siguro pinagdadasal niyo na sana namatay na lang talaga ako. Hindi. Kaya gulat na gulat kayo na buhay ako. Hindi. Disappointed ba kayo? Angela, anak. Anak. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi naman yun eh. Ang tagal namin nagluksa. Ang tagal ka namin hinanap. Kaya ang buong akala namin, wala ka na, patay ka na. Maniwala ka sa amin, anak. Nandito ka lang pala. Di sana umuwi ka na muna sa atin. Anak. Yun naman talaga yung gusto niyo, di ba? Ang mamatay talaga ako. Para hindi na madiin yan si Rodora. Para hindi na siya mapagbintangan sa mga kasalanang ginawa niya. Angela, nagkaroon ng sakit ang kapatid mo. Hindi niya sinasadya yung mga kasalanan niya. Sinungaling. Magsama-sama kayo sa mga kasinungalingan niyo. Anak. Anak. Nakikiusap ako sa'yo bilang ama. Kung pwede sana, umuwi ka na muna sa atin.
Pag-usapan natin to. Umuwi? Ba't ako uuwi? Pinabayaan niyo nga ako eh. Hindi, hindi totoo. Hindi niyo ako binalikan doon sa bangin eh. Hindi. Dahil lahat ng iniisip niyo, lahat ng inaalala niyo si Rodora. Hindi. Si Rodora hindi yung pinili niyo. Sinasabi mo. Pwes magsama-sama na kayo. Umalis na kayo dito. Ayoko na. Anak, mahal ka namin. Ayoko na. Anak! Ate! Angela! Anak! Narinig niyo naman po yung sinabi niya, di ba? Na ayaw niyo na kayo makita. Kaya mabuti pa umalis sa kayo. Anong ayaw? Anak nga namin yung nasa loob eh. Angela! Sige na, umalis sa'yo, Nong. Sige na, sige na, sige na. Nong, ayokong tumawag ng polis. Sige na. Sige na po. Angela! Ma'am, sige na po. Sige na. Sige na. Huwag mo na kaming aawakan! Umawa kayo. Gugulpihin ko kayong dalawa. Di pa tayo tapos, ha? Ikaw. Pabalikan kita. Palalabasin kong kidnapping tong ginagawa mo to. Derek. Salamat. Alam mo, Lourdes, kailangan talaga mabawi na natin si Angela kay Nico. Kung kinakailangan natin magsumbong sa mga pulis para kasuhan siya ng kidnapping, gawin na natin. Alam mo, hindi pa pwede yan eh. Tinatago niya sa atin yung sarili nating anak. Pero Derek, si Angela mismong ayaw umuwi. Derek, hindi na minor de edad si Angela. Hindi natin mapapatunayan na kinidnap siya kung siya mismo ayaw niyang umuwi. Derek, galit na galit sa atin ang anak natin. Anong gagawin natin? Ewan ko. Di ko na rin alam eh. Basta ang alam ko lang, gagawin ko ang lahat-lahat para maiuwi ko dito ang anak natin. Tanggap ko naman eh, na may kasalanan tayo sa kanya kahit papano. Pero sana naman, huwag naman niya tayo itakwil ng ganito. Masakit. Bilang mga magulang niya. Masakit. Tama lang ginagawa mo. Hindi ka nagpapaloko sa kanila. Lumalabang ka. Hindi ko lang maintindihan eh. Bakit ba pinanindigan ni na mommy na nagkasakit si Rodora sa utak? Hindi ko talaga maintindihan. Kasi nga, si Rodora ang kinampihan nila. Tama yung ginagawa mo, na hindi ka nagpapagulo sa kanila, na hindi ka nagpapalito. Huwag mong kalimutan na pinabayaan ka nila. Wala na silang pakialam sa'yo. Habang ikaw, nakakomatos, si Rodora, maganda at maayos ang buhay. Lahat ng yun dahil kinilingan nila si Rodora. Sa tingin mo, kung talagang importante ka sa kanila, ba't hindi na pinigilin yung kasal ng dalawa? Muntik na akong bumigay doon, ha? Buti na lang nandiyan ka, Nico. Para ipaalala sa akin kung ano yung totoo. Dahil mahal kita, ayaw ka tumumula sa akin. Kaya huwag ka nang babalik sa kanila. Sa akin ka na lang. Sa'yo lang ako sasama. Lumayo na tayo. Lumayo na tayo dito. Iwanan natin itong lahat. Ayoko nang makasama at makasalamuha pa sila. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko kung bakit galit na galit sa akin si ate. Rodora, malamang hindi niya pa naintindihan yung naging sakit mo. Sigurado ako darating yung panahon, makakausap niya siya na maayos. Masyado na kayo nabibigla lahat ngayon. Joaquin, pero hindi siya umuwi. Ang tagal niyang hindi umuwi. Siguro kung wala ako dito, saka lang siya uuwi dito sa amin. Adoro naman. Huwag ka naman mag-isip ng ganyan. Sa totoo lang, hindi ko na alam iisipin ko, Joaquin. Naging miserable ang buhay ni ate dahil sa akin. Alam mo, tama siya eh. Wala nga akong kwentang kapatid.
Joaquin, ang ginagawa mo dito? Gusto kong makausap si Angela. Hindi po pwede. Kung talagang hindi pwede, siya mismo dapat magsabi sa akin, hindi ikaw. Mabuti ba umalis ka na? Kung ayaw mo masaktan. Hindi ako aalis dito hangkat hindi ko siya nakakausap. Kulit mo rin, no? Angela! Oh! Nangguguling dati mong boyfriend sa labas. Ano? Nico! Ano? Ha? Ano? Ano? Okay, ano ba ginagawa mo dito? Angela, pakinig ka muna sa akin. Hindi namin alam yung totoong nangyari sa'yo. Hindi ka namin pinabayaan, lalong-lalo na ng pamilya mo. Hindi nga namin alam na buhay ka pa eh. Alam ko marami akong atraso sa'yo, marami kami pagkukulang sa'yo, pero sana naman, huwag mong sisihin yung kapatid mo. Dahil totoong nagkasakit siya. Hindi yun strategy o gawa-gawa lang. Totoong nagkasakit si Rodora. Nakidnap siya nung bata pa lang siya. Nakumit siya sa isang mental institution. Gusto mo i-check mo yung records? Andun pa yun! Angela, please. Huwag mo naman sisihin yung kapatid mo sa mga nangyayari. Dahil nahihirapan siya ngayon sa nangyayari sa'yo. Angela, umuwi ka na sa pamilya mo, please. Nahihirapan sila sa pagtanggi mo. Mahal na mahal ka ng pamilya mo. Alam mo yan. At alam mo na totoo lahat ang sinasabi ko. Dahil yung Angela na kilala ko, hindi matigas ang puso. Pwes, mali ka ng pagkakakilala sa akin. Tulad ng pagkakamali ng pagkakakilala ko sa'yo, Joaquin. I'm sorry to disappoint you, pero nagsasayang ka lang ng naway mo. Hindi mo yung magagawa sa pamilya mo, Angela. Kung hindi ka pa handa ngayon, sige. Mag-aantay kami. Mag-aantay kami lahat. Ito yung address ng bahay. Aantayin ka namin. Hindi ko na kailangan pang sabihin pa alam niyo ang kailangan niyong gawin. Hindi na tayo. Kasi tayo oras dito. Tara. Bakit naman hindi siya umuwi dito? Ano, yung batang yan, oo. Bakit niya pinabayaan na maniwala kayo o tayo? Napatay na siya. Anong kalokohan yan? Ma, hindi ko nga maintindihan eh. Ang malinaw lang, galit siya sa amin. Mami, hindi po sa inyo, sa akin po. Nadamay lang po talaga kayo. Ang dami ko po kasi nga talagang kasalanan sa kanya. Aro, Diyos ko, tigilan na yan. Awat na yung sisian. Ang pag-usapan natin ngayon ay kung paano natin mababawi si Angela. Huwag kayong mag-alala. Nakausap na namin yung abogado. May meeting kami bukas. Pagkatapos, itutuloy na rin namin yung paglapit sa mga pulis para may file yung complaint. Basta, huwag tayong tumigil hanggat hindi natin na ibabalik dito si Angela. Gagawin natin ang lahat. Nakakagulat yan si Angela. Nakakapanibago. Paano nangyaring umabot ito sa ganito? Hindi nga ho namin maintindihan eh. Ang malinaw lang, galit siya sa amin.
Iniisip mo pa rin sila. Gusto ko sanang umuwi. Huwag mo sabihin sa akin, naniniwala ka sa sabi ng lalaking yun. Kahit ano pang lumabas sa bibig ng lalaking yun, hindi ko na paniniwalaan. Gusto ko lang bumalik dun sa bahay namin para gantihan ang traidor kong kapatid. Dahil gusto ko agawin ang lahat-lahat ng inagaw niya sa akin. Ibig sabihin ba nun, pati si Joaquin, gusto mong bawiin sa kanya? Dahil sinaktan niya rin ako. Gusto ko gantihan din siya at saktan din siya. Angela naman, nakaplano na tayo. Huwag mo nang baguhin. Pero nabago na. Kasi nalaman nila na buhay ako. Nalaman nila na sayo ako. Nico, guguluhin ka nila. Kaya kong harapin yun. Ang hindi ko kaya, imawalay ka sa akin. Doon ka sa kanila. Alam mo naman, sa'yo umiikot ang mundo ko eh. Sa'yo din naman umiikot yung mundo ko eh. Hindi naman kita kayang iwan eh. Kasi hindi mo lang talaga alam kung gaano ka-importante sa akin. Laki ng utang na loob ko sa'yo, Nico. Pero, hindi naman nila ako mahal eh. Kaya bakit pa ako babalik sa kanila? Ikaw lang naman ang nagmamahal sa akin kasi ikaw lang naman pamilya ko. Ibigay mo na sa akin to, Nico. Dahil sa tuwing nakikita ko si Rodora, wala akong ibang maramdaman kundi galit. Gusto ko maranasan niyan lahat ng paghihirap na naranasan ko. Gusto ko magdusa siya. Babalik ako dun. Kahit na araw-araw akong pumunta dun, sunduin ko siya. Pakikiusapan ko siya, hindi ako titigil hanggat hindi ko na ibabalik dito si Angela. Nagpunta na ako kay Angela. Sinubukan ko na siyang paliwanagan. Pinunta mo si ate? Oo, Rodora. Ayoko na kasi nakita ko nahihirapan eh. Pero parang hindi ko nakilala si Angela. Parang hindi siya nakikinig sa akin. At ito naman si Nico. Hindi ko maintindihan kung bakit kinukos niya pa si Angela. Baka naman yung hayop na Nico yun ang lumalason sa utak ni Angela. Kasi tingnan nyo, ha? Dapat sana siya yung unang-unang tumawag sa atin at ipaalam yung tungkol kay Angela. Pero bakit hindi niya ginawa? Hindi ba may gusto kay Angela yan? Di ba? Nagseselos pa nga si Joaquin dati sa kanya. O baka naman kaya tinatago niya si Angela para masolo lang niya ito. Posible. Babalik ako doon. Derek, sandali. Sandali. Bakit? Huwag na tayo magpadalos-dalos. Lourdes, ano ka ba naman? Mas gugustuhin ko pang magpadalos-dalos. Kesa sa tumunga nga lang dito at maghintay sa wala. Alam mo, anak natin yung nandun, si Angela. Hindi biro ito. At ipabayaan na siyang muwi. Okay nga yun eh, at least. Maya't maya, wala nang sumusugo dito para sunduin siya. Alam mo, bro. Hindi ko alam kung tama yung pinayagan ko siya. Kuya, ang sabi mo sa akin noon, magagamit natin si Angela laban kina Joaquin. Ito na yung pagkakataon, no? Ngayon, kung nandun siya, ibig sabihin, madali na nating malaman lahat ng sikreto at plano ng mga Vasquez pagdating sa negosyo. Pabor sa atin yun. Ang problema, edi lagi sila magkasama ni Joaquin. Ano naman? Kuya, kasal na sila Joaquin. At ikaw, sayang-sayo na si Angela. Huwag mo sabihin, nagseselos ka pa. Bakit? Wala ka bang tiwala sa girlfriend mo? Derek, gabi na kasi. Nag-aalala ako kasi hindi natin alam ang takbo ng utak ni Nico. Kung siya nga pumipigil kay Angela,
Eh, baka delikadong tao nga yun. Lourdes, yun na nga eh. Kung ganun yung kaso, eh di mas lalong kailangan ko na siyang sunduin. Diba? Sige, susunduin ko na. Sir, sama na ako sa inyo. Rodora. Mag-iingat kayo. Sana mapauwi niyo si ate. Sige. Ingat kayo. Salamat. Angela! Angela! Ate? Nandito na si Angela! Angela! Ana! Ate! Angela! Pati ka makasagot. Nagdududa ka ba kay Angela? Hindi. May tiwala ako kay Angela. Pero yung mga tao na nakapaligid sa kanya, wala akong tiwala. Pero hanggat galit siya at gusto niya magigante, alam kong hindi siya malilis. Anak. Anak, salamat at umuwi ka. Angela, alam mo, papunta na sana ang daddy mo para sunduin ka. Oo nga. Natatakot pa nga kami na baka hindi ka sumama kasi galit ka pa. Angela, anak, sana patawarin mo kami sa lahat ng pagkukulang namin sa'yo. Anak, huwag mo sanang isipin na pinabayaan ka lang namin. Hindi totoo yun. Anak, mahal na mahal ka namin. Sorry, anak. Sorry sa lahat ng nangyari. Anak, miss na miss ka namin. Sobra. Sobra. Ate. Ate, sorry ah. Patawarin mo ako sa lahat ng mga ginawa ko sa'yo, ha? Hindi ko ginusto yun. Hindi ko talaga ginustong guluhin ka. Wala na yun, Rotora. Kalimutan mo na yun. Ang importante, magkakasama na tayo ngayon. Anak. Ang ibig ba sabihin, hindi ka nagalit sa amin? Alam niyo, sa totoo lang, nang pagkakita ko sa inyo, na-realize ko na hindi ko pala kayo matiis. Namimiss ko pala kayo. Kayo-kayo, nina Mommy, nina Rodora, nina Daddy. Hindi ko pala kayang malayo sa inyo. Ganun din kami, anak. Hindi mo lang alam kung gano'ng kami kasaya ngayong nandito ka na. Ibig sabihin po ba niyan, titira na po ba ako sa bahay natin? Anak. Huwag ka sana mabibigla, pero yung kasing bahay natin, naibenta na eh. Kaya dito kami ngayon nakikitira kay Joaquin. Pero Angela, welcome na welcome ka dito sa bahay na to. Bukas ang bahay na to para sa'yo. Talaga, Joaquin? Alam mo, hindi ka pa rin nagpabago. Ang bait-bait mo pa rin. Napakaswerte talaga ni Rotora na ikaw asawa niya. Tara ate, pasok na tayo sa loob. Tara. Meron akong ipapakita sa'yo.